So let's hear the word of the Lord in Romans chapter 13, verses 11 to 14. Sige po, if you have your Bibles with you, pwede po yung mga digital. Romans 13, 11 to 14. Sabi po dito, this is all the more urgent. Hallelujah. Can we shout urgent? Urgent. Amen. Pwede bang sabihin natin yung urgent ng merong medyo bold? Urgent! Hallelujah. Ayan. Tinan mo yung katabi mo, sabihin mo, importante to. Come on, come on, come on. Ayan. So, we need to listen very carefully. Dahil sabi ni Apostol Pablo, this is all the more urgent for you know how late it is. Time is running out. Sabi po dito, wake up! Come on, shout, wake up! Wake up, for our salvation is nearer now than we first believed. The night is almost gone. The day of salvation will soon be here. So, remove your dark deeds like dirty clothes and put on the shining armor of right living. Because we belong to the day, we must live decent lives. Come on, say that with me. Decent lives for all to see. Sabi dito, don't participate in the darkness of wild parties and drunkenness, or in sexual promiscuity and immoral living, or in quarreling and jealousy. Instead, last verse, clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ, and don't let yourself think about ways to indulge your evil desires. Pinagpala na po yung salita ng Panginoon, and I'm excited to preach the word of God entitled, It's Time to Wake Up. Hallelujah. Come on. Come on. Come on. Come on, shout, It's Time to Wake Up! Maghanap ka ng limang tao, yug-yugin mo, sabihin mo, wake up, wake up, wake up, wake up. Come on. Find five people in the room. Come on. Tap your neighbor and say, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Gising po ba yung mga tao sa taas? Yun, maraming salamat po at makakaupo na po yung bawat isa sa atin. It's time to wake up. Salamat po sa ating worship team. Amen. It's time to wake up. So I hope for the next 40 minutes, lahat po ay gising. Amen. Amen. So let's go to the Word of God. Amen. It's time to wake up. Kung titingnan po natin yung mga Bibles po natin, no? Binasa po natin text ay nasa Romans chapter 13. At kung titingnan po natin, no? Nakahati po ito sa tatlong parte. Ito pong Romans 13. Yung verses 1 to 7 po, mababasa nyo dyan sa mga Bible nyo kung may mga title yan sa taas. Ay sinasabi po dyan that as Christians, we have a duty to obey the government. Sino po dito sa Bible niyo may mga title diyan sa taas, no? We need to obey the government, no? Yan po yung sa verses 1 to 7, yun yung first part. Yung second part po diyan sa verses 8 to 10, makikita po natin na sabi diyan we have a duty to love others. So, as Christians, listen, as believers, number one, we have a duty to obey the government. Second po, we have this duty to what? To love others or to love our neighbors. And the third part po ng Romans 13 is where we will be talking about yung text natin. We also have a duty to live godly. As Christians, as believers, as followers of Jesus, we have this duty to what? To live godly. So when we say duty, come on, church, allow me to say that godliness is not an option in the Christian life. Wow. Gusto ko pong bigyan ng diin ito, no? Yung pagiging matuwid, yung paggawa ng mabuti, hindi daw po yan option sa isang buhay ng Kristiyano. Hindi po yan na magde-decide ako ngayon, natuwid ako, then tomorrow, kung hindi ko feel maging tuwid, ay hindi ako magiging tuwid, or next Sunday na naman ulit. Hindi po. Hindi po yan option. We are not called to blend in. Can I hear an amen, church? Amen. I do believe that God Himself expects His children to live godly lives.
Ang ganda po ng verse na to, in Titus chapter 2 verse 12, nasabi po dito, and we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. We should live in this evil world with wisdom. Look at that. Sabi dito, di ba? We should live in this evil world. Bakit po tinawag na evil world? I know, hindi na po natin kailangan i-explain ito. Dahil tumingin ka lang po sa paligid mo, tumingin ka sa balita, punong-puno po ng immorality, no? Tumingin ka sa balita ngayon, pinapalakpakan yung mga gumagawa ng masama, no? Baligtad. Yung mga nagsa-stand for truth, yun po yung binabato, yun yung pinagtatawanan, yun yung pinapersecute. So kung titingnan po natin, this world around us is slowly, gradually decaying. Hello. Amen. Sana po yung mga gising kanina. Hallelujah. Ayun. Amen, amen. Ninanamnam lang namin, Pastor. Hallelujah. Tama po ba? So we should live in this evil world. This is an evil world. Gradually decaying. But we are called as believers, as Christians, as children of God, we are called what? To live in this world with wisdom and righteousness and devotion to God. Come on. Hallelujah. Come on. Yun po yung pinagkaiba natin sa mga tao na walang Diyos. Woo! Yun yung difference. Tayo dapat may wisdom. So pag tiningnan ka, anong pagkakaiba mo sa Kristiyano at hindi Kristiyano? Anong pinagkakaiba natin sa tao na walang personal na relationship sa Panginoon? Dapat po mas marunong ka sa kanila. When I say marunong, hindi ka basta-basta gumagalaw. Pinagpipray mo muna yan. Pag sinabing may wisdom, nagtatanong ka muna agad sa Panginoon. You seek the Lord. You seek for godly counsel. Yun yung ibig sabihin pag may wisdom ka. If you want wisdom, Proverbs 9:10 says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pag may takot ka sa banal na Diyos, yun po yung mag-guide sa'yo. Nabigyan ka ng Panginoon ng karunungan because you honor Him sa buhay mo. Ano pa po? With wisdom and righteousness and devotion to God. So ito po yung nais ng Panginoon sa atin. Tama po ba? So kung titingnan natin, church, Christ did not just deliver us from hell. Hindi niya lang tayo niligtas sa kapahamakan ng impyerno, pero niligtas niya rin po tayo, diniliver niya rin po tayo, come on, from ungodliness of this sinful world. Anong sabi po ng 2 Corinthians 5:17? Therefore now, ano po sabi doon? Na pag tinanggap mo yung Panginoon, nakipag-isa ka na, you are a what? New creation. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Come on. Come on, say that with me. New creation. Bago. Tinamin katabi mo. Bago. New creation. Tama po ba? The old is gone. The old is gone. The new has come. So again, hindi lang po tayo niligtas sa hell, but even sa ungodliness. That's why as Christians, we should not walk in the flesh. Tama po ba? Ano sabi ng Galatians 5:16? So I say, let the Holy Spirit guide your lives. Come on, the Rock City Church, this is very important. Sabi po dito, allow mo yung Holy Spirit na siya yung mag-direct sa buhay mo. Do not let your emotions direct your life. Hindi yung emotion mo, hindi kung anong gusto mong gawin. Or naiisip mong tama. Allow the Holy Spirit to guide your lives. Then, you won't be doing what your sinful nature craves. Kahit tinanggap mo na yung Panginoon, listen, come on, hallelujah. Dito po yung tingin. Kahit tinanggap na natin yung Panginoon, we've been reborn, di ba, in the Spirit. Pero merong battle. Yung Spirit at saka yung flesh. Kasi nandyan pa po, buhay ka, may laman pa yan eh. Yung flesh, yung kinikrave niya, yung gusto ng laman, kasalanan.
Itong spirit, gusto niyang manalangin, gusto niyang mag-fasting, gusto niyang isik yung Panginoon, magbasa ng Bible, lahat po, the things of God, yun yung gusto ng spirit. Pero po yung kabila, ayaw niya lahat yun. So dapat, palakasin mo yung spiritual man, yung inner man mo, so that you will not gratify the desires of the flesh. Tama po ba? But here's the thing. While we may know all of these things, it's sad to say that many Christians do not know how to make it work in their lives. Kaya po nandito ko to preach this word. I believe this is now God's now word sa atin para magising po tayo, no? Sa katotohanan, sabi ng Bible that the truth will set us free. Magising po tayo at mabago po tayo from glory to glory. So as we look at the text po na binasa natin kanina, I want us to note the four steps that we must make or we must take to fulfill our duty to live godly. Apat po na bagay na makikita natin dun sa text na binasa natin na dapat po ito yung gawin natin kung nais nating mamuhay ng tuwid sa harapan ng Panginoon. Anybody here, they want to live godly lives? Can I see hands? Come on. Come on. You want to live godly lives? This is for all of us. Number one is this. You need to wake up. Hallelujah. Say, wake up. Those who are joining us sa online po, type that in the chat. Wake up. This is the first call. This is the first step to wake up. Ano po sabi sa verse 11? This is all the more urgent. For you know how late it is. Time is running out. Wake up, for our salvation is nearer than when we first believed. Sabi dyan, again, urgent po ito. For you know how late it is. Time is running out. I believe that God, listen, expects us, His children, na dapat alam natin yung time, yung season, alam natin kung ano ng oras. Parang sa physical, tama po, sino dito may orasan? May relo. Sa physical, ginaguide ka, yung kagandahan ng oras, yung time mo, siya yung nagsasabi ng activity mo. Pag alas 7 na, balo mo na, ay mag-almusal na ako, ay magkape na ako. Alas 12 na, ay lunch time na, dapat kumakain na ako ng lunch. Ay merienda na. Kahit yung katabi mo, oras-oras, merienda yan. Ay, mga na ako na naman. Ay, 30 minutes pa, maranap na ako. Di ba? Yun po yung nagdidictate ng activity natin, yung oras po natin. Ganun din po sa spiritual. God expects Christians to know the time. The word translated knowing po dito, it means perceiving. In short, we ought to perceive, church, come on, that we're living in the last days. Dapat malaman mo, ma-perceive mo na yung panahon ngayon ay nandito na po tayo sa kahuli-hulihang mga araw. Come on. Hallelujah. Nandito po ako para itrumpeta po ito sa bawat isa so that you will not walk and live this life ignorantly. Kasi napapahamak tayo eh. Pag ignorante tayo. Pag ignorante ka, hindi mo nagagawa yung pinapagawa ng Panginoon. Pag ignorante ka, you will live your life walang direction, walang purpose, careless ka. But praise God for the preaching of God's word. But I pray you will not only rely every Sunday sa word of God. You can open your Bibles every day and hear the word na mag-speak sa'yo to guide you because the days are evil. Tama po ba? Our world is in a mess. And here's the thing. Are you mindful that Christ may return at any moment? Aware po ba tayo? I want to pause for a while at namnamin natin ito na maalala natin na oo nga pala, Christ may return at any moment. We should begin with the end in mind. Ang ganda po
na aware ka na babalik ang Diyos. So that if you are, if you have that right mindset, come on, listen, this is very important. Pag meron kang right mindset, you will live your life every day, aware ka, babalik ang Panginoon. So if you are living that kind of perspective that you know anytime, babalik yung Panginoon, then mape-prepare mo yung sarili mo. If we will try to look back on how we spent our week or last week, kung paano tayo namuhay last week, can we say na yung buhay natin ay nagre-reflect na makikita mo na alam mo na babalik yung Panginoon? Kasi dapat kung alam mo na babalik po yung Panginoon, nagre-reflect sa everyday activity mo, aware ka, nagpe-prepare ka, hinahanda mo yung sarili mo sa pagbabalik niya. And we've seen and heard a lot of stories in the Bible when they master po ay umalis sila. Most of them binalikan, hindi naka-ready. You know the story of the parable of the 10 virgins? Umalis po, hinihintay nila yung groom. May limang wise, limang foolish. Ano nangyari? Yung kalahati po doon, may dalang extra oil. Kasi mag-ready lang eh. Yung lima, foolish sila. Hindi nila inisip, paano pag nawalan ito at dumating yung groom, maiiwan tayo? Kaya nga po dapat, alerto ka. We need to live as wise ngayon pong evil days kasi nga, babalik ang Panginoon. Huwag mong sayangin yung oras mo na inuubos mo lang sa hindi po masamang mag-business, hindi masamang gawin mo to. Pag-aaral mo and everything, lahat po yan, walang problema dyan. But you need to understand and maging i-position mo yung puso mo, yung buhay mo, yung sarili mo, na aware ka, babalik anytime ang Panginoon. At kung babalik anytime yung Panginoon, tanungin mo yung sarili mo, ready ba ako? Handa ba ako? Kung babalik ang Panginoon. Nandiyan pa po ba tayo? No one knows the precise time of Christ's return. Wala po nakakalam kailan po babalik ang Panginoon. Sabi ng Bible, babalik siya like a thief in the night. Listen to me closely. Walang nakakalam kailan babalik ang Panginoon. Kung walang nakakalam, dapat everyday handa ka. Mamuhay ka ng handa. With wisdom, iniingatan mo, nakasuko yung buhay mo. Gising po ba tayo? Ganun po dapat yung ating pananaw. Tama po ba? Aware tayo na dapat po handa tayo. Ayaw natin na bumalik ang Panginoon at makita kanya busy ka sa business mo. Again, walang masamang sa business, pero baka kabalik ng Panginoon, nakita kanya, wala ka ng oras sa kanya, wala ka ng oras sa church. Di mo naman lang makita yung sarili mong nagsisimba or what? Busy ka sa business. Pag bumalik yung master mo, bababalikan ka niya. Wala ka, malayo ka, paano ka? Hello? Dapat po yung sentro ng lahat ng buhay natin ay Panginoon. Pag-aaral, business, trabaho, lahat po yan, pamilya, lahat po yan, sentro dapat ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on. 1 Thessalonians 4, 16-17, sabi po dito, "For the Lord Himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. First, the believers who have died, mga mahal natin sa buhay na namatay na, will rise from their graves. Then, together with them, who we are still alive and remain on the earth, will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then we will be with the Lord forever." So simula po ngayon, huwag nyo nung kalimutan, namnamin nyo sa puso nyo, ang Panginoon babalik anytime soon. Dapat handa tayo. Mga tatay, dapat handa ka. Pag tinanong ka ng Diyos sa pamilya mo, sagutin mo yan. Hindi sagutin ng pastor yan, hindi sagutin ng church yan. Ikaw yung tatanungin ng Panginoon. Bilang mga tatay, kaya po, ngayong taon talagang ine-impress po ng Panginoon sa akin na pag isolid natin dapat yung mga pamilya natin. Dapat pumupunta tayo sa church, hindi lang po nanay, tatay, mga anak. Dapat buong pamilya. Come on, hallelujah. Palakpakan natin yung Panginoon.
Claim it right now. This year, come on, hallelujah. Madadala mo yung buong pamilya mo sa Panginoon in Jesus' name. No one will be left behind. Lahat dadalhin po natin sa Panginoon. Amen. So as He expects us to know yung time, itong season, then we must be, what? Awake. Gising po tayo dapat dito. Alam niyo po, itong madilim na mundo, iniwan tayo ng Panginoon dito. No? Pinosisyon niya po tayo, nandito tayo sa mundo bilang maging liwanag po sa madilim na mundo na puro ng kasalanan. But instead of seeing Christians who are awake, sad to say, sometimes makikita mo, yung mga Kristiyano na dapat gising, sila ay tulog. Wala yan sa Darak City Church. Amen. Kahit may nakikita na po akong mga tulog dyan. Hallelujah. Hello? Hindi ka dapat kakitaan ng Panginoon na tutulog-tulog, aantok-antok ka. I pray tumimo to sa puso natin na talagang magising tayo at ilagay natin yung buong puso at isip natin to what truly matters most. When I say tutulog-tulog, ibig sabihin, ito ay yung Kristiyanong tatamad-tamad. Sabi po ng isang Greek scholar na si Kenneth West, sabi niya, sleep refers to a lethargic, non-aggressive, lazy Christian. Ay, grabe. Ayaw natin makita yan sa Darak City Church. Lethargic, alang gana. Anemic yung Kristiyano. Papatay-patay, tatamad-tamad. Yan po yung mga Kristiyano na hindi po dapat mamuhay in these last days. Hindi tayo dapat ganyan mamuhay. Ito po yung mga panahon na matindi na yung ginagawa ni Lord. And me personally, as your pastor, I want to see revival to happen. Come on, not just here in the Rock City Church. Sa buong mundo, sa Pampanga, gamitin tayo ng Panginoon, kuloobin niya. At hindi tayo pwedeng papatay-patay. If we want awakening, if we want revival, hindi pwedeng tutulog-tulog tayo. Hindi pwedeng nandito, may galaw yung Panginoon dito, may fellowship, tapos tayo, nandun tayo. Busy ka. Hindi ko naman sinasabi po, may mga times talaga, wala pong problema. Pero dapat connected tayo, nag-i-engage po tayo. Sina-challenge ko po yung bawat isa, come on, I'm here to challenge you. Huwag ka lang maging Sunday goer, please, 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 wake up, wake up, wake up, wake up. Huwag ka maging religious. Hindi pa ba tayo sawap sa pagiging religyoso? Ano ba religyoso? Upo, tayo. Hindi ka pa ba nagsawa kakaupo tayo mo? Ilang years ka na umuupo tayo? Ilang years ka na nag-oobserba? Ilang years ka na nakikisama-sama? Hindi ka pa basawa? Hindi po ako galit. Hindi ka pa basawa sa ganyang klaseng buhay ng Kristiyano? Hindi yan. Hindi mo na ma-maximize yung nais ng Panginoon sa'yo. Come on, tumayo ka, magising ka, maglingkod ka, magpagamit ka. Come on, tulungan mo yung church sa mission, sa vision niya. Mag-imbita ka. Ano matutulong ko, pastor, sa church? Yan po dapat gising tayo. Buhay na buhay dapat, hindi papatay-patay. Hello? Kapatid, hindi tayo maliligtas sa patingin-tingin lang. Yung church, hindi to restaurant. But some of us, we are treating the church like a restaurant. We just want to order what we want. A little bit of this, at saka ito, no? Medyo medium rare lang, no? Sa church po, hindi dapat ganyan. Sa church, kung anong ihahapag, yun yung kakainin natin. Hallelujah! Come on! Gising pa po ba tayo? Pag tayo'y tulog, di ba? Yung sleep, it is defined as a state of inactivity, loss of consciousness. Di ba? Sino po dito tulog pero alam mo yung nangyayari sa paligid mo? Hindi ka totoong tulog nun.
Hindi ka pa nakakatulog kasi naririnig mo yung sa paligid mo. Pag totoong tulog ka na, malalim na yung tulog mo, hindi mo na alam yung nangyayari. Kaya yung iba sa atin, Christian pero spiritually comatose. Nakaganyan, dilat, pero walang makita. Nakadilat, pero walang naririnig. Nakadilat, pero walang nararamdaman. Pastor, tama na, masakit na. Hello? A state of inactivity. Loss of consciousness, grabe. Decrease in responsiveness. I pray po, mabago tayo. Ngayong taon, tapusin na natin yan. Mag-decide ka para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para sa next generation. Tumayo ka, gumising ka, at huwag mong hayaan na yung kaaway, come on, he will put you into spiritual slumber. Huwag mong hayaan na yung kaaway, paypayin ka lang niya. Rebuke mo yan, tumayo ka, gawin mo yung pinapagawa ng Panginoon. The days are evil. Hello? Let's consider some of the ways that Christians fall asleep. Pastor, how will you know that you are spiritually comatose? How will you know that you have fallen asleep? First, if you are already ignoring yung mga unconfessed sins sa buhay mo. Isa po yan. Pag gumagawa ka ng kasalanan at hindi mo hinihingi ng tawad, nakakagawa ka ng kasalanan at hindi ka nakakahingi ng tawad, may mga unconfessed sins sa puso mo. Come on, baka spiritually comatose ka. Baka wala kang pakiramdam kasi yung totoong Kristiyano nakakaramdam bago mo pa gawin yung kasalanan, bago ka pa lumapit dyan, yung Holy Spirit bumubulong sa'yo at sinasabi niyang, eh may gagawa niyan, ops, huwag mo gawin yan. Yung Holy Spirit sumisigaw ng malakas yan. But here's the thing. Pag hindi mo pinapansin yung boses ng Holy Spirit at nagiging nakakasanayan mo na yan, parang, allow me to use the word, parang onti-onti, hindi mo na marinig kasi nagiging kalos na yung puso mo. Wala na kang daramdaman. Kaya, freely, ginagawa mo na lang yung bagay na yon. Unconfessed sin. Second, by neglecting Bible reading and prayer. Kung every Sunday ka lang dito, nagsisimba ka, kapatid, religyoso ka na lang kung ganon. Kung uuwi ka, di ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nananalangin, kapatid, it's time to wake up. If you're not making church attendance a priority, it's time to wake up. If you are already, come on, excited about hobbies, about recreation or sports, more than God. Kung mas excited ka pa doon, again, hindi po ako over-spiritualize. May panahon sa hobbies natin, recreation, family time, gift po yan ng Panginoon sa atin. Pero kung mas excited ka pa doon at pag mag-church, panena kang late. Marami sa atin sa handaan, sa birthday, maaga. Pag may flight ba tayo, ginagawa natin yung ganyan? Di ka man nga makalate, 30 minutes, 1 hour, at yung nakakita, gagayak na ka kasi bawal kang malate. Buti pa sa airport, alam mo yun na bawal kang malate kasi talaga iiwanan ka. Magbabayad ka ulit. Pero ba't sa church, ba't sa Panginoon nagagawa natin yon? Bakit sa ibang lakaran, okay lang? Ba't pag sa church, okay lang kay Lord? Lord? Ini-imagine ko na lang si Lord Asher siya sa labas, tapos nakaganyan siya. Siguro, lumabas na. Sorry po, Lord. Late na ako na naman, sorry po. Gusto niyo revival mangyari sa lugar na ito? Pag naging selfless na tayo at inuna na natin yung nais ng Panginoon sa buhay natin at meron tayong repentant heart na nag-hunger and thirst tayo at wala na tayong iba kundi ang Panginoon, doon po mangyayari yung revival and I believe babaguhin tayo ng Panginoon. Come on! Hallelujah! Palakpakan mo si Lord! Come on! Kung matagal ka na rin Kristiyano, wala ka pang nai-invite sa church, kapatid, hindi ko alam anong problema mo. Kung madalang ka lang mag-witness sa labas ni workmate mo, hindi nga alam na Kristiyano ka, may problema ka.
Kung hindi mo na iniisip yung pagbabalik ng Panginoon, may problema ka. If you're living for self and for pleasure, you need to wake up, church. Wake up. That's number one. We need to wake up. Second po is this. Stop doing whatever belongs to darkness. Hallelujah. Verse 12 ng Romans 13, sabi dyan, the night is almost gone. The day of salvation will soon be here. Listen. So remove your dark deeds like dirty clothes and put on the shining armor of right living. I love this, parang illustration ni Paul. Sino po dito right now, huwag kayong mahiya, yung damit na sinuot mo kahapon pa yan. Sige, walang judgment to. Sige, taas mo yung kamay mo. Or huwag ko na sabihin, amuin mo yung katabi mo, ano? Di ba hindi tayo nagsusot ng lumang damit? Ay, mag-amen. Hello, hindi tayo nagsusot ng lumang damit. Pinakita ni Apostol Pablo dito, makinig, tinan niyo po ang ganda ng picture na to. Kung paano mo tinatanggal yung luma mong damit na madumi na, ganun niya pinapatanggal yung mga lumang sarili natin na punong-puno ng kasalanan at isuot natin yung ating bagong baro. Naning baro? Kapampangan niya po ito? Tagalog. Kapampangan. No? Yung bago mong kasuotan. Kasi hindi mo isusuot yung bago, yung malinis, nang nandyan pa yung marumi. Woo! That's why we should put off the works of darkness. Bago ka gamitin ng Panginoon. Bago Lord, maybe some of us here are praying, Lord, here am I, use me. You've been praying for that for years. God, you want God to use you. Masay po pagdating kahit na, man-English kaya ni, mga pa-English ko talaga eh. Kung gusto mong gamitin ka ng Panginoon, maybe yun yung panalangin mo for years. Pero, sabi ng Panginoon, gusto kitang gamitin, pero may kailangan muna akong ayusin sa puso mo. Hindi pwedeng, Lord, here am I, use me. But a part of you, merong mga parte ng katawan mo na ginagamit mo sa kasalanan. May gusto, hindi pwede tayong maglingkod sa Panginoon. Yes, alam ko po may grace si Lord sa atin. Tama po ba? So we need to put off those works of darkness, ungodly deeds, things opposed to God's holiness. Ano po sabi ng Ephesians 5:11? Take no part in the worthless deeds of evil and darkness, instead expose them. Come on, church. Take no part. I'm here to preach this loud and clear. Take no part. Hindi pwedeng Kristiyano ka, ikaw pa yung starter keta. Hindi pwedeng Kristiyano ka, tas ikaw nangunguna sa kasalanan. Ikaw pa yung sinusundan nila. Hindi po pwede yun. Sabi dyan, take no part. John also added, 1 John 1:6. So we are lying, grabe, if we say we have fellowship with God but go on living in spiritual darkness, we are not practicing the truth. Grabe. Woo! Nagsisinungaling daw tayo pag sinasabi natin meron tayong relasyon sa Panginoon. Pero tuloy-tuloy ka sa pamumuhay ng marumi. Pastor, tama na. Masakit na talaga. Alam niyo po, ito yung masarap sa word ng Panginoon. Hindi kasi tayo kinikiliti ng salita ng Panginoon eh. Hindi kaya kinikiliti. Hindi kaya kinikiliti para makatulog ka. Yung salita ng Panginoon, nananampal yan. Nananaksak yan. Kasi double-edged sword, pag sinaksak ka yan, hindi lang ganyan, ginaganyan ka pa. Hanggang walang matitira sa'yo. Dapat yun yung nararanasan mo right now. Whenever the word of God is being preached. Tama na yung mga preaching na puro blessing. Tama na yung preaching na, I'm blessed talaga tayo. Pero hindi tayo lalago, kaka-prosperity, kaka-blessing lang. Nandiyan po ba tayo? So we are lying if we have fellowship with God but go on living spiritual darkness. Listen, ito yung matindi. We are not practicing the truth. Marami sa atin, we know the truth but we don't practice the truth. Pinapractice pa na yun? Alam ko lang siya eh. Yun yung problema mo.
Ilang years ka ng Kristiyano, alam mo yung katotohanan, pero hindi mo nararanasan yung power kasi hindi mo pinapractice. Gusto mo makalaya dyan, ipractice mo. Tama po ba? Pag nalukas mo na yung marinat, pag inalis mo na yung marumi, yung maruming damit mo, dun ka pa lang, yun pa lang yung tama na isusot mo na yung bago, yung malinis. Then we should put on the armor of light. This armor of light, it describes the Christian's defensive and offensive weapon. Alam ko po, familiar kayo sa Ephesians 6:10 to 18. At binigyan po tayo na less of spiritual armor. And I want to dissect this, no? Hindi po yung talagang verse niya, no? Pero Ephesians 6:10 to 18, makikita po natin dyan yung belt of truth. Tama? God's truth to resist para sa inyong katotohanan. Pag nasa iyong katotohanan, alam mo yung katotohanan, hindi ka maluloko. Yun yung belt of truth. Tama? God's truth to resist Satan's lies. The breastplate of righteousness, Christ's righteousness to resist Satan's accusation. Tama po ba? No, para hindi tayo basta-basta nagpapaniwala sa anuman po. Dahil po yung kaaway natin ay tinatawag na accuser of the brethren na ina-accuse tayo day and night. Pero pag may shield ka, hindi tatalab yung mga sinasabi niyan. The peace of God's forgiveness to overcome Satan's reminders of our past failures. May kapayapaan ka na pinatawad ka na ng Panginoon para kahit anong kulit ng kaaway sa'yo, pinaparemind niya yung past mo, tapos na yan. Binago na ako ni Kristo, yun na yung response mo. Ano pa po? Faith to trust God's promises when tempted to doubt. God's helmet. Sa pag nagda-drive po, diba, sa motor, pinapangalagaan yung ulo. Tama? Ito rin ulo, on the spiritual, importante dahil ito po yung inaatake ng kaaway sa atin, yung utak natin. Meron din po tayo, hindi lang defensive, pag offense natin is the sword of the spirit para i-resist po natin ang kaaway. And lastly, panalangin to petition for God's help during attacks. Alam niyo po ba na yung panalangin ay napaka-powerful? I pray, hindi ka lang nagpe-pray dito sa loob ng church. Hindi ka lang nagpapa-pray dito after Sunday, but you have a weapon, a powerful weapon na dapat mong apply at matuto ka paano manalangin. Pray in all situations, sabi ng Bible. Malungkot ka, masaya ka, may problema ka, wala, manalangin ka. Natatakot ka, ano man naramdaman mo, manalangin ka. That's number two, bilisan ko na po. Number three is we need to live decent lives. Say that with me, decent. Verse 13, because we belong to the day, we must live decent lives for all to see. Grabe, no? Para makita ng tao sa paligid mo. Don't participate in the darkness of wild parties and drunkenness or in sexual promiscuity and immoral living or in quarreling and jealousy. When we say decent lives, we must walk honestly as in the day. Tapat ka. Oh, church. I want to say this with love. Nagtatrabaho ka man, kailangan magtrabaho ka ng tapat. Walang under the table, walang anumang kalokohan, tapat. Ba't ka magloloko? Merong Diyos na nakatingin sa'yo. We cannot use our tongue to lie. We are using our tongue every Sunday to say, praise the Lord, I love you, Lord. And then pagka Monday, magsisinungaling tayo. Nandiyan pa po ba tayo? We must walk honestly. Yun po yung sinasabi ng decently. Tama po ba? Na sa biyaya ng Panginoon, wala silang kakitaan sa atin, wala silang mabubutas sa atin. At pag wala silang nabutas sa atin, magiging okay yung integridad mo, magiging okay yung testimony mo sa mga tao na pag sineran mo sila, wala silang mababato sa'yo. Ay, nilulubyang maranon ni. Ay, excellent magtrabaho to. Hindi yung, ay, 4 o'clock pa lang, nagme-makeup na yan. Bisa na yung muli. Magandang ehemplo ka para po mag-glorify yung Panginoon at hindi mas tumble yung ibang tao. Nagbigay po doon ng anim na kasalanan si Apostol Pablo. Paul lists 6 specific sins that are not decent or proper for Christians to do. O, makinig po. If you call yourself a believer of Christ, a Christian, come on, ito po yung anim na bagay na hindi natin dapat ginagawa. Hindi tayo nagpa-participate. Number one, mga wild parties. Wala pong masama sa mga ibang party. Pero yung parties like, alam mo yon, wild, hindi ko na kailangan sigurong elaborate yung wild. No? Wild parties.
Pangalawa, drunkenness. Kung meron po dito, dinidil na sa iyo ni Lord. Pumasok ka dito, nananalangin ka, maybe Lord, kausapin mo ako, ayang kinakausap ka na ni Lord. Kung meron man po dito, I don't want to condemn you, but I'm here to say this with all love. Tatulungan ka ng Panginoon, ma-overcome mo yung pag-inom-inom na yan. Hello? Para hindi masabi ng anak mo, yung tatay ko, pag nalalasing, nag-iiba. Hello? Pakitas nga po lahat ng mga kamay ng mga kalalakihan. Yan, kaya nga dapat sumali kayo sa men of valor. Wala po kayo kahapon, inihanap ko kayo. Taas kamay, men of valor! Mga kalalakihan, valor means bravery. May nakausap po ako, sabi niya, Pastor, dapat yung sinama ko yung asawa ko kasi mas matapang pa sa akin yun. Women of valor. Pag sinabi ng asawa ko, Pastor, ano na lang siya, play dead. O, next time po, invite ko yung mga women of valor. Saan po dito mga babae matatapang? Yung mga tumatawa, di ko po alam kung anong ibig sabihin yan. Pero dapat yung mga babae sa The Rock City Church, matapang na sumunod sa kanilang asawa. Amen. And all the women will say, Amen. O, di ba, hindi lahat? Drunkenness. Hello? Huwag niyo pong i-welcome yan sa bahay niyo. Sexual promiscuity. Hirap nang basahin, hirap pang i-spell po ito. Ibig sabihin po niyan, mating with more than one partner in a relatively short time period. Paiba-iba ng sexual partner. In Jesus' name. Immoral living. Kakambal po niyan. O, number five, pati pala to. O, yung tapang mo, ilagay mo sa lugar. Walang quarreling. Wala sana tagi The Rock City Church, mamaya mapali pa mo kalwalta po ta. Mainit na, tapos no sa parking, mamaya makita ka nila doon, sumisigaw ka, nagre-reklamo ka, huwag ka makipag-away. Lastly, number six, jealousy. Alam niyo po yon? Yung ginaganyan? Jealousy. Bago po yung mga sliding door ngayon, merong jealousy. Yung mga bata nga, hindi na nila alam ano yung jealousy. Okay? Sino po dito sa bahay nyo, meron pang jealousy? Yung jealousy po sinasabi Mr. Lourdes, yung bintana, hindi yung pagkaingit. Okay? Ayan po. Dapat walang Kristiyanong maingitin. Yung iba ganyan eh. Hello? Tanggalin na po natin yan. Time's up na daw po ako. And dahil po ang Diyos ay perfect and He is holy, and in Him is no darkness at all, let's ask ourselves. Pakita po natin yung question na yan. Would Jesus feel perfectly at home, joining me in every activity of my daily life? Kung si Jesus daw po ay sasama kaya sa atin, sa ating mga daily routine at sa bahay natin, ano kaya makita ni Jesus na pinapanood natin sa phones natin? Ano kaya ini-scroll natin? Ano kayong pinapanood mo sa Netflix? Saan ka kaya pumupunta pag hindi mo kasama yung mga kasama mo sa church? Ano kayong ginagawa mo sa trabaho? Nag-glorify kayo ang Panginoon. And lastly, number four, put on the Lord Jesus Christ. Sa Romans, sa NLT po, sabi dyan, verse 14, instead, clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ. At kinuha ko po itong put on dun sa ESV, sabi dyan, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. Imagine, put on. Bala mo, itang sinulod mong marinat, lukas me, Ana, alisin mo yung maruming damit ngayon, isuot mo si Kristo sa buhay mo. Ang sarap ata nun. So pag si Jesus, sinuot ko siya, kahit saan ako pumunta, nire-represent ko siya, mag-iiba the way ako makipag-usap, the way ako makipag-relate, magmahal, tumingin sa kapwa, kasi susulod me. Para bang pabango din, hindi mo lang suot, ipabango mo si Jesus. Pag pinabango mo si Jesus, kahit saka pumunta, dapat naaamoy si Jesus. Come on! Hello! Dapat yun yung umaalingasaw. Tama po ba?
So we are to wear Christ's character and always take Him with us. Excited po ako for this whole week. Ito po, Holy Week. If God is calling you to fast, God is calling you to disconnect so that you can connect with Him. Gawin po natin as we remember yung buhay ng Panginoon, His death, and we will celebrate His resurrection this Sunday. So, as I end, God wants you and me to live godly lives. God wants you and me to be awakened. At sundin po natin yung steps na ito. We need to wake up. We need to stop doing whatever belongs to darkness, to live decent lives, and to put on the Lord Jesus Christ. Church, let us not wait for judgment day before we wake up. Let us not wait for Christ's return to wake up. Makita nyo po yung urgency ng oras na ito. Huwag na po tayong magsayang pa ng oras. Gumising ka na ngayon habang may oras pa at gawin mo na yung pinapagawa ng Panginoon. Again, the title of my message is, It's Time to Wake Up. Right now, can I invite everyone to please stand? Thank you, Jesus.